Buti pa po yung bote ng Red Horse, tinapon din po dito. Ano, dami nilang tinatapon, no? Ayun, no? Yung ano ng cake, mga chinelas nila. Pwede nyo naman po ilagay sa ano yan, sa sako. Kasi... Good morning mga kapsat! Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Kamusta na po? Ayan, nandito po tayo ngayon sa bukid ni nanay kung saan tayo magsasabog ng palay. Ayan, ito yung tinatam na natin ng palay mga kapsat. Ayan yung nasa likod ko na yan. Diyan magtatanim ng palay. Balik kahapon, nagbabad na si Kuya Bal. Ayan, ito yung binabad niyang palay mga kapsat. Ayun o, hinahangon niya muna ngayon tapos ilalagay niya ulit mamaya yan. Ayun yung binabad niya kahapon. Ayun o, yung mga yan binabad dito sa may paligi, sa may daanan ng tubig. Kamusta na po? Maraming salamat po mga upsat sa mga nagsishare, nagla-like ng ating mga video everyday. Yan, sana huwag kayong magsawang manood ng ating mga vlog everyday. Ayan, at lalo-lalo na dito sa may ating kung paano magsabog ng palay. Yan, i-vlog natin yung mga upsat para makita nyo kung paano yung pagtatanim hanggang lumaki sila at hanggang anihin. I-vlog natin yung mga upsat. Yan, ito yung mga binhin natin mga upsat. Oh. Ito, bigay ng gobyerno ito mga upsat. Bigay ng ano to ng DA. Yan, oh. Nakakuha ni nanay sa munisipyo yan, 3 piraso. Tapos pataba, nakakuha din kami pataba doon ng ilang kilo yon, nasa 34 kilo yata. Nakakuha namin pataba nung isang araw, bigay din ng DA yun. Ayan, maraming maraming salamat sa Department of Agriculture. Ayan, kahit pa paano ay nabibigyan ng tulong yung mga magsasaka dito sa Pilipinas. Ayan, salamat. Sana tuloy-tuloy yung ganyang programa ng ating gobyerno para mas marami pang matulungan na magsasaka. Kasi pag hindi tinulungan ng gobyerno yung mga magsasaka dahil yung presyo ng mga bili ng mga pataba, binhi, gamot, napakamahal. Pero yung presyo ng palay ay hindi nagbabago. Naglalaro lang sa 13 pesos, 14, 15, 16, 17. Ganun lang yung presyo. Pero grabe, yung presyo naman ng bigas. Mga palo ng 46, 45 yung mga bigas. Yan, di ba? Gano'y diferensya. Hindi natin alam kung sino yung kumikita talaga. Kasi yung magsasaka, walang kita dahil kita nyo naman sa presyo ng ano, ng palay. Di ba? Kikita ka ba doon yung last na benta namin? Magkano lang? 16 yata per kilo. Di ba? Ang tagal-tagal nilang alagaan. Tapos ilang months nilang aalagaan tapos pagbebenta ganun lang yung price. Kawawa naman yung mga magsasaka mga upset. Sana yun nga maprotektahan or matulungan ng ating gobyerno yung mga magsasaka kasi sila yung dahilan kung bakit tayo nakakabili ng bigas dahil yung mga yan pag hindi nagsaka wala tayong bibili ng bigas. Yeah, mas mahirap yung mga upset. At yan yung tatamnan ng palay. Bali ano lang, bali sabog lang. Yung iyaano dyan, nagbabad kami ng binhi. Tapos pag tumubo yun, isasabog lang dyan. Hindi siya yung kamukha ng tanim, di ba? Yung tanim kasi,
sasabong mo sa isang area, tapos pag lumaki, hindi mo pa lang bubunutin, tapos itatanim. Ganun yung ano, yung tanim. Sasabog naman, pag tumubo lang ng konti yung ano, yung palay, yung binhi, pag tumubo lang ng konti yon, ay isasabog na siya. Ganun lang yun. Kaya ganun yung pagkakaiba nila. Napsa to. Medyo basa pa yung pilapil ni Kuya Bal. Try natin ditong tumungtong. Medyo nagigiba-giba pa yung pilapil niya. Basa pa eh. Kagagawa pa lang siguro nito. Sana huwag natin masira. Ano po, dito siya dumaan kahapon eh. Ayun, may mga bakas naman siya. Ano ba? Ito, ano pa to? Basa pa. Lulubog tayo dito. Basa pa siya. Ayun. Na ano kasi yan, nag-iba nung may nag-roto. Tapos gagawin niya ulit yung pilapil. Ayun, nandito na tayo. Ito na yung binhi niya mga upset. Ngayon yung binhing binabad ni Kuya Bal. Pali dyan lang siya nagbabad sa may. Yan, dyan lang siya nagbabad mga kapsat. Ngayon yung binhi natin mga kapsat. Pali kahapon, binabad niya. Dito. Ano, itubig na yung ano, diba? Yung paligi. Ano, bali, pito yata yung binabad nila na yan. Ngayon, pitong piraso yan. Yung upset, ito yung lona nating binili. Nung nag-uumpisa tayo sa fish pan, yun yung binili nating lona. Yun, ganyan kaaba pala yan. Nasa 3,000. Size niyan, 8. Ay, grabe basura mga upset. Oh. Ayun yung mga basura dyan sa may mga bahayan. O, diba? Yung mga basura nila, pag umulan, inanod, dito sa bukid na pupunta. Kaya yung mga kabarangay natin dyan na nagtatapon ng basura sa kanilang mga kanal, iwas-iwasan nyo po. Ayan o. Dahil dito po napupunta sa bukid. Kawawa po yung mga magsasaka. Pag may bote po dyan, napaka nila. Eh, disgrasya pa, di ba? Ayan po ang kanilang mga basura. Dito po napupunta. Kawawa naman po pag sinara natin yung daanan ng tubig. Eh, wala silang tatapon ng tubig. Ayan po o. Ito, pwede po namin isara to dahil sa amin pong lupa to. Eh, para may daanan lang silang tubig. Ayan, ginawa namin, binuksan namin. Pero yung lahat naman na po ng basura nila, ayan, dyan na pupunta naman. Ayan po yung mga basura nyo. Meron pa pong mga bote-bote. Pati pa po yung bote ng Red Doors, tinapon din po dito. Ano, dami nilang tinatapon, no? Ayun o, yung ano ng cake, mga chinelas nila, pwede nyo naman po ilagay sa ano yan, sa sako, kasi tuwing Monday may kumukuha po ng basura sa barangay. Yung pa po yung pinagano ng downy. O, dito po lahat ng ano nyo po, ayan, yung mga kabarangay po natin, dito po lahat, yung mga gawi po dito, dito po pumupunta ang inyong basura. Ayan, sana pag napanood nyo po to, pwede nyo po ilagay yung basura nyo sa mga sako. Ayan o, kawawa naman po yung mga maglilinis dito ng ating mga magsasaka. Dahil pag napaka nila yung bote na yan na tinapon nyo, eh makakadisgrasya pa po kayo. Ayan o, dito. Lahat ng basura nandito. Diba? Ngayon siguran ninyo. Punta na dito. Yeah. Ayan o, siguran ninyo may sinasaka doon sa gawin doon. Saan ka punta? Ha? Pipitas? Madami ka pipitasin doon? Ha? Saan? Doon. Nang mata mo. Pipitas ng talong. Talong. Ma-upset, ito yung ating makina. Ayan. Sa mga nagtatanong kung saan tayo kumukuha ng tubig, ayan. Dito po tayo kumukuha ng tubig.
meron po tayong dip well dito. Ito yung nilalagay natin sa mismong dip well. Kaya mga upset, oh, ito yung ano natin, yung oil. Kasi kumakain ng oil yung makina. So, kaya bumibili tayo lagi ng oil. Check natin kung saan yung kanyang oil. Kaya lagi kami nagpapalit ng oil. Tumatagas ang makina namin. Ayan, sa mga marunong gumawa ng makina dyan po, ayan. Paki-comment lang po kung ano gagawin ko para wala, malakas kami maglangit eh. Malakas kami sa langis. Ayan po yung mga basura nila. Pag pumulan, tinatangay po dito. Ayan no? Puro basura. Mayroon pang malaking galon doon, no? Yan, sana po yung pong mga ano natin, pag meron po kayong mga plastic, ilagay niyo na lang po sa sako. Para hindi na po pumupunta dito sa bukid. Yung mga upset, oh, natuluyan na talaga yung papatoy natin na bonsai, oh. Ibig sabihin, natubigan siya sa ilalim, mga upset, dahil yung tubig umaangat dyan, oh. Yung palang papaya, pag natubigan yung ugat na yan, mamamatay pala siya. Kaya dapat pala ganyang kataas. Hindi pala dapat ginilid ni nanay, dapat pala ginit na niya dito. Kasi pag lumaki tubig ng fish pan, ayan, naabutan yung ugat niya. Namatay, sayang oh. Napalaki na sana natin mga upset. Yun nga lang, na ano siya, namatay. Mga sili natin, sana gumanda na. Ayan. Sana last na ano na lang yan, yung mga sira-sira pa sapat. Ihalagaan natin sa ano, sa gamot mga upset, para maano natin, masave natin yung mga bunga. Yan, balik kahapon mga upset, nagano si Kuya Bal, nagpatubig ng tanghali. Kasi sabi niya, grabe, sobrang init nung panahon kahapon na tanghali, mga alauna. Sobrang init. Ngayon, ginawa niya, chinik niya tong fish pan kasi wala tayo kahapon, di ba, nasa mga inasal tayo. Makita mo daw talaga yung mga isda nag-aano, yung kumbaga init na init sila. Talagang hindi sila mapakali. Kaya ginawa ni Kuya Bal, ayun, pumunta doon sa makin ha, pinaandar niya hanggang hapon. O yan, sumigla daw sila. Talagang ano, mahirap yung pag-aalaga ng isda mga upset. Pag hindi kayo marunong, siyempre pagdating sa ganon, hindi nyo alam kung ano yung gagawin nyo, di ba? Eh si Kuya Bal, may experience na kasi sa fish pan yan. Kaya nung nakita niyang kailangan ng malamig na tubig yung mga isda natin, pinaandar na niya kagad yung makina mga upset. Kasi yung talaga yung kailangan nila eh. Mapasukan sila ng malamig na tubig para yung katawan nila hindi sila ma-stroke. O, ayan o. Diyan siya nagpapapasok ng tubig mga upset. Oh. Kita nyo, fresh na fresh siya, malamig yan. Oh, pag kinarga niya dito, sisigla sila. Yan, oh, kaya halos lahat nandito sila ngayon. Oh. Kaya pag mag-aalaga kayo ng ano, ng isda mga upset, hindi yung basta-basta lang na alagaan nyo, pakakawalan. Siyempre, kailangan nyo din na ano, yung may alam para hindi masayang yung ano nyo, yung perang gagastusin nyo sa fingerlings sa pagpapakain. Kasi yung stage na ganyan ng tilapia, yung pa 3 months, talagang mahirap pa daw yan. Kasi may mga problema na darating. Kaya kailangan, ano ka, nakaready ka mga upset. And sa atin naman, sa awa ng Diyos, ay normal naman yung ating pag-aalaga. Dahil yun nga, sa tulong ni Kuya Bal, ay madami tayong natututunan mga kapsat. Ayan sila ngayon, no? Kasi sigla nila ngayon, mga naka-floating sila mga kapsat. Ayan mga kapsat, bali abangan nyo po yung ating charity. Meron pong nag-sponsor po si Ma'am Abrila, ayan, from Russia, pero taga ano po siya, taga Baguio, nagtatrabaho po siya sa Russia. Ayan, nag-sponsor po siya para sa ating mga yun, yung mga nagtatrabaho sa tapunan ng basura. Yan, pakakainin natin sila. Papasyalan natin sila doon. Bali, pakakainin natin sila mga upset.
maghatid lang natin sila ng ano, maghatid tayo ng merienda sa kanila para kahit papano matulungan natin sila at mapasaya. At yung mga bata, meron tayong dalang school supply, pamimigay din natin. Ayan, salamat sa ating sponsor kay Ma'am Abrila. Ayan, paki-support po Abrila Vlog. Ayan, at kaya paring Oyeng po, salamat din po, yung ating pong sponsor din po yan, si paring Oyeng TV. Ayan, Oyeng TV, nasa Australia po siya at taga dito lang din po siya sa aming barangay. Pakisuportahan po mga kapsat, sana suportahan nyo po sila. Ayan, sila po yung mga taong mababait na anytime po na hingan po natin sila ng sponsor ay hindi po sila nagdadalawang isip na magbigay. Ayan. Bali, abangan nyo po yung ating charity po. Dahil ayan, masaya yun. Madami tayong mapapasaya at matutulungan. Sa konting halaga po na yon, pag po napamigay natin yon ay napakalaking bagay na po sa kanila yon. Di ba mga Pchat? Ayan. Salamat po sa ating mga sponsor. Sana po huwag kayong magsawa na magtiwala po sa akin. Yung mga Pchat po, daming buwan ng talong natin mga Pchat. Oo, lalaki. Ayan. Bali, na-sprayan na natin yan, tsaka napatabaan. Pinatabaan natin na kahapon, tapos nag-spray tayo ng isang araw. O, yan sila o, sisigla. O, ayun o. Mga kamatis din o, nainog no. Pinatabaan din natin kahapon yan eh. Ang sili o, ang daming bunga o. Diba? Yung pang torta-torta, or laga-alaga, hindi na tayo bibili ng talong. Minsan nakakabenta pa si nanay ng talong dito eh. Kasi pag nagtitinda siya ng sitaw, o pumipita siya ng sili, talong, patola, natitinda niya maapsat. Yung ulam namin, ay hindi na niya, ano, hindi na niya iniisip kung saan siya kukuha ng pambili ng ulam. Oh. Pag nakabenta siya ng gulay, bibili na siyang ulam, di ba? Kung hindi tayo nagtanim ng gulay dito, sayang yung lupa na to. Hindi napapakinabangan. O. Ngayon, nagtanim tayo ng mga gulay dito sa may taas ng fish pan. O, ngayon, napapakinabangan natin mga kapsat. Ganyan yung sipag lang mga kapsat. Ayan. Tiwala lang mga kapsat dahil pagdating din ng magmunga yung mga tinanim mo, ayan, mapapakinabangan mo, di ba? Ang daming bulaklak mga kapsat o, kasi kapapataba natin. Namulaklak sila lahat o. Ang si Cody mga Pusat o. Nagpaparo-paro dyan. Shoutout mo muna de. Si Boy Nick. Bati yung mga happy birthday. Shoutout! Boy Nick! Darling! Ang si Cody o. Papasok na siya sa Bless o. Shoutout mo yung teacher mo de. Shoutout teacher! Ang si Cody o. Yan, ngayon pa lang lumabas si Haring Araw, kaya ngayon pa lang tayo magpapakain. Yan na sila, oh. Nakapila na sila ulit mga upsat. Oh, ayan, kain na kayo, maalaga akong isda. Kahit na hindi mo na sila tawagan, nakapila na sila. Ganda ng tubig, oh. Papatay lang ni Kuya, balimaki na. Namaya daw, sindahan niya ulit hapon. Hindi tanghali. Kahapon nag-emergency ano siya, karga. Kasi grabe talaga init kahapon mga upset. Grabe talaga init. Ngayon tinatay niya ulit, mamaya sisindihan daw niya. Kailangan mabili tayong diesel. Kamahal pa mo ang diesel ngayon mga upset. Sa 80, ano, 83. Yung isang liter. Grabe, taas. Walaan diesel, meron kang budget. Oh, grabe, mahal.
pagkain dito sa gilid. Oh. Kagis ko lang yan. Ngayon pinapuputa ko sila. Alam nyo kung hindi nila kinakain yung pagkain, nakalutang. Oh. Kasi sanay sila doon ko pinakakain. Ngayon nilagay ko dito. Paputa na sila. Oh, bilis na. Sa isang isda pala, ang dami din pala yung nakakain niya. Ang kamakano isa na yun. No? Nakailang ano siya, oh, ilang piraso na, mga 4. Sa alis na siya. Ayun, meron na ng bago. 4, alis na. Uy, dami nun. 5. Diyan pala pagkain nila mga pusat. Sila. Nilaki na mga pusat. Oh. Four fingers na yun yan. Ayan, nataboy na nila yung pagkain doon. Nahanap nila. Yun, nasa dulo. Tahimik na naman sila. Maya-maya, gutom na naman yung mga pusat. At kanina inayos natin preno ng motor kasi mahina. Ngayon okay na, saka matigas. Nilinis natin yung itong preno na to. Nilinis natin kanina. Kasi maano, mahina siya tapos matigas pa. So, ngayon medyo malambot na tapos malakas. Kasi mahirap pag magpre-preno ko eh. Ngayon si ano, si Smash. Ayan o, Kong Jen. Ngayon si Smash mga kapsat. 2015 kung nilabas yan. Bali, inulugan ko 3.